guys, welcome back to my channel. So today's video ay isi-share ko po sa inyo kung paano tayo magpapatubo ng buds ng orchids. So itong orchids na to bigyan lang sa akin ng friend ko. So ayan, ito naman yung buds niya. Yan, sobrang haba. So may nakita kasi ako sa YouTube na basta pinutol niya lang yung ganyan. Tapos siya pinutol niya ng maiiksi at nilagay niya sa isang lagayan na may kukufit. Yan. Yan, yan. So ito, puputulin ko to siya. Ito, try natin kung putubo talaga. So, sa nakita ko kasi 3 months siya eh. 3 months siya bago sumibol. 3 months soon. Hinihintay natin ng 3 months kung effective ba yung ganitong way sa pagpaparami ng orchids. So, ang orchids ito guys ay sabi sa akin ay ano daw, white or yellow ang ano, ang bulaklak niya. Hindi pa raw kasi ito na bumulaklak simula nung ano eh, tinanim niya. Dumami lang siya ng ganyan. Dumami yung buds pero hindi pa siya namumulaklak. So siguro sa ano, hindi gusto yung tinan nyo guys. Parang matutuyo yung ano niya. So hindi siya naalagaan ng maayos. Tapos yung tubig na pandilig, yung ano talaga, baho siya. May yung marami ang chlorine. So mas maganda kung pag mga ganito, papasingawin muna natin yung tubig. Kumbaga sa gabi ka mag-stack na ng tubig sa drum. Tapos yun na yung papandilig mo sa umaga. So ito yung ano guys, paglalagay natin. Pero gagawin ko nito ay pinupinuhin ko muna to siya. Dapat kasi parang powder siya eh. So yan ang gagawin ko ay gagawin ko ng pinupinuhin yan siya. Tapos dito natin ilalagay. Sa meron akong ginawa nung nakaraan eh. Nakaraang araw. So ito, ibang lagayan na naman siya. Nakaraan kasi guys, yung ano, yung ginawa ko na yun ay pinutol ko rin siya pero ano siya, sanga. Yung parang sibol siya pero walang isang dahon. Ito kasi ano siya eh, buds. Hindi ko alam kung pareho lang basta kasi magkaiba siya ng ano ng ibang klase rin kasi ito na ano eh. Ibang klase rin kasi ito na orchids. So siguro sim lang siya ng buds pero yung isa na yun pahaba eh. Ay pa maiksi lang yung ano niya, sibol, yung ganito niya. Pero ito kasi sobrang haba oh. Siguro ano, sobra isang metro yung isa na nakuha ko. Na binigay sa akin. So, putol-putulin ko to siya. Tingnan natin kung totoo nga na sisibol siya. Kung sisibol ito guys, sobrang dami ko ng orchids. Kasi mayroon akong pinutol-putol doon ng nakaraan. Tapos ito, ilang putol din to kapag puputulin ko siya hanggang doon. Nga ba? So, we will try. So, ito naman ay terminate powder. Ito yung panglagay natin sa dulo ng pinutulan. Parang panggamot sugat siya. Para hindi siya mabubulok. Kasi pag nabubulok yan siya guys. Yan, kapag nabubulok yung dulo niyan. Yung dulo niyan, kapag nabubulok siya. Hindi na siya magkakasibol. Kasi ano siya, parang tatakbo yung ano niya, yung bulok niya. Hanggang sa maano siya, tutuyo. So, hindi na yan sisibol. Kaya ganun daw ang dapat gawin. So, yun, lalagyan natin ng turmeric powder. So, yan. So, ito, durog-durogin mo natin. Kasi kailangan kasi durog-durog siya. So, yan. Kailangan ganito siya, oh. Yan. Kailangan ganyan siya. Yan. So, yan. Putuloy mo natin. So, ayan na, guys. Nakat ko na siya. Yan. Sobrang dami. Ang iba nito, guys, meron na siyang yan. Ang iba niyan ay meron na siyang sibol. May bukol na siya. Yan, may bukol na siya. Ay, nakong labo. Yan. So, marami siya. Yan. So, sana mabubuhay siya lahat, ano? Ito naman siya. Sobrang liit na rin talaga. Yung parang ting-ting na siya. Pero try natin, diba? Malay natin mabuhay siya pala. Yan. So, ang natira ito na lang. So, dapat ito guys, yung mga pinagpuputulan natin, yan.
dapat siya mayroong ano, turmeric powder para hindi siya nabubulok pa unti-unti hanggang sa pinaka ano niya, baba niya. Ayan. Sobrang liit. Ayan. Sobrang liit niya, guys. Pero, siyempre, diba? Makalain natin, diba? Tutubo siya. Ayan. Tutubo yan siya. Masa din ako maraming orchid. Iba-ibang kulay. So, itong kailangan natin himayin to siya ng maliliit. Ayan. Para ilagay natin sa mga lagayan. So, ayan na siya, guys. Ayan. Nilagay na natin. Ngayon, nalagyan na natin siya ng, ito, binasa ko rin siya. Pero ano siya, mas pino-pino siya. Yan. Yan ang nalagyan natin sa taas. Yan. Kunti lang naman, yun, kailangan takpan lahat. At least, mayroong siyang moist. Para hindi siya masyadong, ano. Yan, kunti lang. Yan. So, binasa ko na rin siya yung topping, guys, sa taas para, yun nga, para hindi na natin siya didiligan ng tubig sa taas. Habang mayroon pa tayong nilagay na turmeric powder sa dulo niya. Sa pinagputulan. Kasi matatanggal din. Sayang yun. Yan. Yan, so yan. So, ayan guys. Kaya yung ganyan. Tapos, ilagay natin siya sa labas. Pero dapat hindi siya naka-expose sa sunlight. At saka hindi rin siya magagalaw ng mga pusa dyan sa labas. Pati aso. Yan. So, ilagay natin siya sa ano. Ibibitin ko na lang siya bukas kasi gabi na ngayon. Yan. So, ayan guys. Ganyan lang siya. Sana tutubo siya lahat, kahit hindi lahat, at least may tutubo, diba? So, malaking bagay na yun. Papadami na tayo, makakarami na tayo ng orchids. So, yun, guys. Yun. So, update ko kayo. After 3 months, or before, basta may makita na tayong tubo. So, yun lang muna sa ngayon. So, ito na yun, guys, yung ginawa ko nakaraan, last month, na yung mga buds ng Epidendrum Orchids. Ito na yun, yung pinutol ko siya ng maiikse, tapos nilagay ko lang siya dito sa, ano, yan, sa strainer, tapos, yan, coco feet, yan nilagay ko, tapos pinatong ko lang siya, tinapa ko lang siya kunti sa taas. So, after 1 month, ito na siya. Yan. Ayan. Ayan na siya. Yan. So, sa isang ano, marami na siyang sibol. Sa isang putol niya. Ayan o. Oh. Yan. Yan. Yan, ang dami niya, guys. Tinan nyo. Oh. So, ayan. Yan, guys. Sobrang daming sumibol. So, ayan. Yan. Ito pa. Tinan nyo. Yan. Maliliit pa lang siya. Hindi pa siya pwedeng ilagay sa paso. So, papalagayin ko muna ito siya bago ko ilagay sa magandang paso para tuloy-tuloy yung paglaki niya at mamumulaklak siya kaagad. Yan. 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 Sobrang dami. Yan. So, ayan pa. Yan guys, tingnan nyo. Huh? Diba? Yan. So, ang daming seedling sa isang ano lang. Yan. So, yun. Yan, meron pa sa ilalim. Yung mga natatakpan ng ano, ng coco feet. So, yan. Yan. Ayan guys, oh. Yan.
So, 1 month lang siya, guys. 1 month lang siya. Ayan, ang dami niya ng, ano. Ayan. Kahit nga maliliit, oh. Tinan nyo. Kahit nga maliit na cut. Ayan. Sumibol pa siya. So, ganito lang pala siya. Kadali siya, ano, magparami. Ganito lang kadali pala magparami ng epidendrum. Ang tawag to, guys, ay epidendrum orchids. Ang kulay ng bulaklak nito ay kulay violet. So, yan. I-attach ko siya sa screen. Yan. Tingnan nyo, ha. Kahit yung mga parang ting-ting na kalaki na buds na pinutol ko, ayan, sumibol pa siya. Yan. So, ayan, no? So, ayan, guys. Kapag tuloy-tuloy ito siya ng ano, na siguro sisibol pa yung iba dyan. Yan. That, sobrang dami ko ng orchids kapag ano. Kapag lahat ito, lumaki siya ng maayos. So, ito guys, hindi siya, ano, hindi siya mapili kahit saan siya pwedeng patubuin. Kahit sa, ano, kahit sa puno ng kahoy, ano mo lang siya doon, tatalian mo lang siya, lagyan mo siya ng bunot ng nyog. Yan. Pwede ito siyang mabuhay. Kahit rin sa paso na, ano, may lupa, basta mataba yung lupa, mabubuhayin siya. Yan. Yan. Pwede rin sa, ano, sa paso na may uling, pwede rin yung uling yung pagtataniman niya. So, ayan. So, pag lumaki na ito, itry ko siya sa, ano, sa ganito, sa bunot ng nyog at saka uling. So, ayan lang, guys. So, sana nakatulong sa inyo kung paano magparami ng ganitong orchids. Ayan.